Welcome back sa ating channel. So sa video nito, mag-change oil. Tayo ng yan, Toyota Innova 2019 model. Okay, so ang langis na gagamitin natin is yung ating Shell Helix HX515W-40, which is mineral oil to. Ito kasi yung unang pinalit dito nung unang potential ng kotseng to. Ang sabi daw, hindi naman talaga daw ito yung viscosity ng nakasulat sa manual, pero pwede naman yan. Wala nang pagbabago. So, bakit mineral ang pinalit natin dito? So, wala namang kaibahan kung mineral or semi or fully synthetic ang ipalit natin dito. Ang pagkakaiba lang nun is yung length ng kung gaano kahaba yung tinakbo ng sasakyan bago magpa-change oil. So, mas mura siyang mineral kumpara sa fully synthetic. Yun nga lang, kapag mineral, mas shorter yung takbo bago ka magpa-change oil. So, pag mineral daw, 5,000 km change oil ka na kumpara sa fully synthetic na 10,000 km. So, kumbaga, mas mahal nga ang fully synthetic, pero alam mo yun, doble yung tinakbo niya bago ka magpa-change oil. Ang mas maganda lang sa mineral, dahil nga mas maikli yung lifetime na magpapa-change oil ka, mas, alam mo yun, mababago ng mababago yung langis. So, ito yung ating langis. 7.5 daw ang kasya dito sa, ang dapat na ilagay dito sa ating Innova. So, ang nabili natin is 8 liters. And 8 liters sa nagkakahalagang 2,100 plus ata. Tapos meron pa tayong oil filter na binili. Babaguan na rin natin ng oil filter. Papalitan na rin natin. So ngayon ang ginagawa ngayon is tinutukuran ng jack para makuha yung ating drain plugs. Okay, so sa kasamang palad, nagalit ang ating mekaniko. Pinalitan ko kasi yung napatawag dito sa wrench na to. Kaya hindi pumapasok dito at di maikot. So ang ginawa niya, yan, mano-mano, di kikita ang laban. So ngayon tinatanggal na natin yung drain plug. 14 size ng wrench ang pantanggal. Yan, si mekaniko natin, hirap na hirap. Kasi ako, hirap na hirap pag video eh. Kita ko. Ayun na. Ayun na, nadumihan ka na. So habang tumatagas yung langis, kailangan buksan mo to para alam mo na yung hangin mapush yung mga natitirang mga langis dun sa loob. Okay, so saan ba tayo pwedeng maglagay ng jack? Kung sakaling maglalagay tayo. Halimbawa, itong Innova mayroon kasing frame na ganito. So pwede nating dito na i-jack mismo sa frame. Kaso sa mga kotse daw na walang frame, so dito daw, ayan mga ganyan oh. Ayan, jacking point daw yan. Yung mga gatla na yan. Wow! Sa kotse daw meron tatlo. Pag ganyan. So, jacking point daw ang tawag dyan. Kapag wala kang frame, so dito. Nagtaka nga rin ako eh. Hindi ko kasi alam yun eh. Tignan mo ba naman ka nipis. Tapos, lalagyan mo ng jack. So, syempre, mekaniko yung nagsabi sa atin. Kaya, maniniwala tayo. Sa Innova, ang size ng oil filter. Ito, C1111. Ito ba to? Okay, so ito daw yung size. Yan, so sa Innova, yan daw ang bibilin mo. Sakali magpapalit ka ng oil filter. Ngayon, siya tumatagas yung langis, wala na yung langis. Ubus na. Ngayon, tatanggalin na yung sa oil filter. Yun o, ito yung position ng oil filter. Mainit ba to? Hindi naman, ito. Yan, yan yung cylindrical na yan. Yan ang oil filter yung lagayan. So, tatanggalin natin yan. Para matanggal yan, pinipihit lang yan. Iniikot lang. So, makikita nyo yung pinipihit. So, gumamit siya ng sandpaper para mas alam mo na yung grip kumapit lalo. Wow! Tagal ah. Mapamatikas yan. Okay, so change position. Ako na yung magpipihit dito. Ipigay ng mekaniko natin. May na. Mekaniko. Oh, shout out mga bata. Hello po. Ay.
Okay, so ayaw din. Siya na uli. 1 hour later. So ngayon, kukuha imbudo doon. Ah, ito na nga. Sasali na yung imbudo ba diyan? Langis. Sabi ko sa iyo, kailangan ng imbudo 'yan eh. Okay, so yan, 6 liters of oil. Oh! Oh! Po 'yun. Di marunong mekanik. Uy, patawarin ka. Mahingin na yung mekaniko natin. Ang dami nga sayang na ano, langis. Okay lang, mayaman naman yung may-ari. Yung financier natin. Ayun o. Kasi financier natin, 7,000 kilometer na saka lang nag-finance ng ano, pang change oil eh. Saka lang po niya, humingi pa ng pang-ambag. Uy, humingi o. Hex! So, meron tayong 6 liters of oil. Yung financier na walang pera. Yung siya ay gumagas-gas ng mga ano. Tingnan natin yung gas-gas nito ha. Dahil sa mga maling pagdadrive. Number one. Pangalawa. Ay, nako naman. Paayusin nito ha. Paayusin ito. O, tsaka yan o. Gas-gas. Ito yung malala. Ito noon. Yung pangit tingnan. Yan o, gas-gas siya no. Sos. Di mga marunong gumamit. Gastusan nyo yan ha. Dito. Ito pa, pwede pa dito. Dito sa sablay, magaan yung... Okay, so another 1 liter. So pang pito na yan. Tapos yung pang last, kalahati na lang dapat. Pwede na tayo mag-ano, mag-kontrata ng change oil. Sabi ko eh. Okay, try natin kung okay na ba yung 7 liters. 7 liters, okay na yun eh. Yun, sakto na ako. Sakto na, 7 liters. Saka ako 7.5. Sinungaling ka sa vlog natin. Sa manual, yun yung nakalagay. Ah, sa manual, 7.5. Eh, syempre. Sunod ko sa manual, manual yun eh. So, magaling ko. Ay, sa manual, sa service. Okay nga, sa ano? Owner. Eh, pag nilagay sa owner's naman, manual. Pag nilagay mo naman dito, 7 liters, sapat na eh. No, kasi may mga natira-tira pa dyan eh. Ah! Oh, kulang pa. Iikot pa yan langis dyan. Okay, so i-start muna natin yung... makina para umikot yung langis, tapos saka natin ito test uli kung tama na ba yung level ng ating langis. Okay, so yan na. Papaikutin lang natin yung langis para umikot sa mga gear, tapos saka natin yung testing. Lalagyan kung kulang. So check natin kung okay na ba yung 7 liters. Oh, yan yung 7 liters, so sakto lang. Sakto lang. Sabi na yan. Pero dagdagan daw ng atin natin ng konti. Tama ba? Okay na yun pag gano'n. Okay na yun. 7 liters lang pala. Okay na. Pero dagdagan natin ng konti. Konti lang. Okay na yan. O nga pala, no, bago pala magsali ng langis, kailangan nahigpitan na yung drain plug nyo. So yun, nahigpitan na yung drain plug. Pagsali na tayo, tapos na, wala tayong gagawin. So change oil is done. Hanggang dito na lang ating video. Kung nakalimutan, subscribe, like, and share. Hanggang sa muli, paalam.